Well, andito na po ang mga pinatatawag ninyo. Sinabi na, pinaglulutoan mo dito, Binatilio? Kala ko pa naman kindergarten yung mga apo ni Don Ferrel. Pero, na-explain na rin naman sa amin ni Don Ferrel yung sitwasyon ni Niro at ni Owen. Anak, hindi siya magandang sitwasyon. Kaya napag-desisyon na namin ng tatay mo na titigil ka muna dito sa pagluto sa bahay na to. Pero, Nay, sayang naman po yung... Ano? Sayang ang sweldo? Ano kala mo sa akin, matatahimik ako na pinaglulutuan mo, Binatilo? Nagkakagusto pa sa'yo. Pero nagpapasalamat pa rin kami kay Don Ferrel kasi ang sabi niya, itutuloy pa rin niya yung scholarship mo. Yung extra income, kag-alala na kasi nakahanap kami ng bagong racket. May caterer na kukunin kaming regular para gumawa ng pastries nila. Sapat na yon para sa gamot ng tatay mo tsaka pantustos ng eskwela mo. Sakto lang yon. Dahil semestral break. Makakaipon din tayo para bayad dyan sa next semester mo. Ay, intindihan ko naman po tayo. Sorry po. Sige na. Ayusin na yung gamit mo. Alis na tayo. Pasensya mo na yung tatay mo. Nag-alala lang yun. Sorry, Nay. We will miss you so much. Fidencio? May iyak po ba kayo? Po kayong iyak? Pwede niyo pa rin naman po akong dalawin. Sama niyo po silang lahat pag day off niyo. Ako iyak? Di naman ako iyakin, no? Hey. Pagpasensya na si Dencio, talaga mababaw ang luha niyan. Kahapon nga iyak din ang iyak yan kasi ang ganda-ganda daw ng sunshine. Ganda naman talaga eh! Kay Dencio talaga. Na-treasure ko po yung panahon na nandito ako sa mansion kasama kayo. Sa maikling panahon po na nakasama kayo, maraming akong natutunan sa inyo. At mas naging mabuting tao ako dahil nakilala ko kayo. Stop. Please go. Talagang paiiyakin mo kami lahat eh. Sige na. Group up mo muna tayo. Umalis na ba si Florence? Yes, sir. Umalis na po siya. Well, kausapin mo na yung mga recruitment agency. Kailangan natin ng cook na... Don Ferrel? Dobulayan natin ang mga sweldo nila. Tsaka kausapin mo yung pinakamagagaling. Pag nalaman nilang gano'ng kalaki yung sweldo, papayag yung sasama sa atin yon. Yes? Can I please speak freely? And please listen. Gusto niya po sana magpaalam sa inyo. Pero nagbilin po kayo na hindi kayo dapat gambalain. Kaya... hindi na po siya nagpumilit. Pero bago po siya umalis, she left you a message.
sabayan niyo po ako, ha? Ginawa niyo po yan, ha? Siguro iniisip niyo po ngayon para namang eng-eng to. Pero yun po ang pinaka-importante bago po tayo magluto para ready ang ating heart to cook. Kasi sa pagluto, importante po ang puso! So, pagkatapos po ng ritual natin, ready na po ba kayo, lalagar? Ready na kayo magluto ng paborito niyong chop suey? Yes! Ready! So, syempre, unang-una, lalagar, kailangan po natin maghugas ng kamay para malinis ang ating pagkain! Yan, tapos, papainitin na po natin ang kawali. Lugar, katang-taman lang po ang apoy. Yan, parang ganyan lang po ah. Tapos, iintayin lang po natin magkaroon tayo ng energy. Yung parang, tara na Florencia, luto na tayo. Ganon, so mag-aantay lang po tayo. Jim, tinatawag na niya ako lalagar. Ngayon, kapag nararamdaman niyo na po ang energy tulad ng nararamdaman ko ngayon, lalagyan na po natin yan ng mantika. Lalagyan na po natin yan ng sibuyas. Igigisa na natin ang sibuyas. Kapag okay na po ito, lalagyan na natin ang sitsalo, everybody's favorite, lalagarp. Tapos, unting tubig lang muna, lalagarp. Lalagyan na rin natin yan ng sesame oil. Tapos, lalagarp, kapag okay na po, ilalagay na natin ang aking secret ingredient. Ito na! Are you ready, lalagarp? Grand reveal! Tandaradan! Lechong manok! Hihimay-himay niyo na lang po yan, tapos ihalo niyo na sa inyong niluluto. Tapos onting asin, onting pamintong durog, meron na kayong bagang chop suey! Maraming salamat, Kalagar, pa. Hindi ko po kayo makakalimutan. Lahat po kayo ng tao dito. Kasi kayo po ang pinaka-the best lolo na nakilala ko. Ay, Lulugarp, huwag niyo po tayo po sa social media, ha? Baka makita ng totoong lolo ko magtampo sa akin. Yan lang po. Salamat! Bye-bye!